bubuksan na natin itong chinko bag na nabili natin. Oh, sugo niya. Yeah. Uy, nilong hindi. Parang nitong gaganto. Morning, guy jeans. Ring po ka ba? Sobrang lamig, guys. Ayun, oh, gago. Ganda, oh. Fuck. Ito ang Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin sa Japan from Nagoya to Tokyo. Sana ma-enjoy nyo at kung meron man kayong comments or suggestions, i-comment nyo lang. Paki-like and share na din para madamay tayo sa algorithm, okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng pera ni Boodle Buddy. Welcome sa final episode ng Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Last week nang galing tayo sa motel namin sa Fuifuki at natapos tayo dito sa Kawaguchi-ko, kung saan tayo nagsenti. Ngayon naman ay tutuloy lang natin ang cycling adventures natin mula dito sa lakeside hanggang sa hostel namin sa Shimoyoshida. Final episode na to, kaya kung umabot kayo hanggang dito, salamat at hindi nyo kami sinukuan. Yung bike ko namatay na, sumuko na siya. At bago pa tayo mag-iyakan, let us go, Ikimash Show! Dito kami ngayon sa Laguna Dubai, La Laguna Loop. Ang taon ay 2069. Nakakuha na ng bike lane dito sa Laguna, Laguna Dubai. At madali nang nakakapag Laguna Loop ang mga tao. Salamat, first bike ride! Tumulak kami pa uwi sa hostel namin dahil magdidilim na. May nadaanan din kaming mga campers dito sa gilid ng Kawaguchi-ko. Yung BMW, pwede pang camping. Pati yung panggatong nila, sila nagsisibak eh. Ang view! Lakas ng headwind! Nadaanan din namin yung sikat na Lawson na may view ng Mount Fuji sa likod. Nakita namin yung Lawson, isang convenience store na may pinaka-aesthetic daw na view kasi yung background niya Mount Fuji. Kaso maraming bus na nagbababa ng pasahero at madilim na, kaya eto na lang yung kuha namin sa kanya. Automabi ng bus. Hindi nadaan na namin kalsada ngayon, papunta na sa aming hostel. At all the time na nagbabike kami dito, kita namin yung Mount Fuji. So most likely yung hotel namin ay yung hostel namin. Kitang kita rin yung Mount Fuji. So gigising kami maaga bukas para wala masyadong clouds. Saan ba tayo umikot? Nandito na kami sa aming guest house. Ito yung guest house namin dito sa Shimoyoshida. Restaurant siya sa baba kapag umaga. Pag nagsara na yung kainan, iiwan nila yung buong establishment sa mga guest na matutulog dito. So parang ikaw yung may-ari ng buong building ng isang buong gabi. Ito na yung aming bahay for tonight. Restaurant siya sa umaga. Tapos meron siyang extra space sa taas. Tapos umalis na yung may-ari. Sabi niya baka magkita na lang daw kami bukas. Iwan na niya sabi niya. Kami yung mga caretaker. Ito din yung isa sa mga gusto ko dito sa Japan. Hindi masyadong uso sa kultura nila yung nakawan. Naalala ko noong 2017 nung nag-Nagoya kami. Hindi namin mahanap yung hostel namin. Binukas lang namin yung isang pinto ng bahay na tingin namin ay yung nabook naming guest house. Hindi siya nakalock kaya nakapasok kami. Umabot din kami dito sa bahay namin. Pero hindi namin alam kung ito ba yun. Kumain na kami. Pumasok na lang kami. Tapos may nakita kami yung pusa dun. At kahit hindi kami sigurado kung yun ba yung hostel namin, kumain kami sa kusina nila ng mga nabili naming pagkain sa konbini. Buti na lang at tama yung pintong napasukan namin kasi kung hindi, nakakahiya. Oishi desu ne. Pinapanood lang nila sa amin yung video ng house rules nila at iniwan na nila sa amin yung susi ng buong bahay. May videographer siya. Wow.
Galing yung instructions naka video na. Kailangan namin manood. Nandito tayo ngayon sa Montbel, isang Japanese brand na tindahan ng samut-saring outdoor gear. Hindi ako sigurado ha, pero based sa nakita ko, para siyang Uniqlo ng mga outdoor MMA. Ang daming mabibili dito. Must resist temptation. Dito na namin tutuldukan yung paghahanap namin ng elusive Rinko bag na yan. For sure, meron dito. Hindi pwedeng wala. Si Mase, ano, Rinko bag ga arimasu ka? Rinko ka ba? Rinko ka ba? Ah. Hai. Medyo hingal pa kami dito kasi nirush namin from hostel to Montbel branch na to kasi magsasara sila ng 7 p.m. Dito din kami niligtas ng Jutai Japanese na alam ko. Kahit papano, nagkaintindihan kami ng salesman. Anong difference? Ano, OT na difference sa guide to this? Kotchi wa, zenrin dake, hazusu mo zenrin dake de, mae no taiya dake nan desu kedo, kotchi wa ryoukou hazusumasu. Ito kailangan tanggalin yung rear wheel, ito. Tokyo ni ikitai. Tokyo ni ikitai. Hai. Kashikomarimashita. Shoushou omachi kudasai. Hai, hai, hai. Zenbu wa densha ii desu ka? Zenbu densha daijoubu. Hai, hai. Pwede ba to? Ano? Sa train. Oh, pwede raw. Chinat na yung pina-check na nila din. Oh, yun. We're safe. Paano yan ikaw, Marty? Bibili ko. Itat na lang. Hindi. Kaya yun yung may view. Marty, bukas daw ano eh, ibabike natin to. Ito. Kaya ko yan. Sige. Pixie lang yan eh. Oo. Tinagos natin tong tunnel na to. Ito yung tunnel na madilim, na may nakakatakot. Oo. Ito yung isang alternative sana. Tapos ito yung, sabi ni Miss Lakari. Ito yung 1,000? Ito yung, oo. Ito yung Lakari na lang natin. Pero ito yung banayad all the way. Ah, ito pala. At ito na yung sinasabi kong sikreto namin. Marahil may idea na kayo simula pa lang nung nagsimula na kami maghanap ng Rinko bag. Pero ito si Budol Buddy, ang aming spokesperson. Siya ang mag-explain sa inyo ng mga naisip naming solusyon para sa problema na to. Kinonquer natin yung Central Japan gamit mga two-hood legs natin. Hindi tayo nagpatalo. Almost 500 kilometers tsaka almost 5,000 meter elevation of cycling ginawa natin. Well, 5,000 na tayo. 5,000 na pala. O 5,000 meter elevation. Yung prize natin is yung Mount Fuji. Walang tulong ng kahit kanino, maliban kay Chris Ocampo, binukya lahat. Dapat actually 400 yung goal namin, pero yung papunta kasing Tokyo, wala, pagod na kami. Pero, dahil hindi din pagod, kailangan lang natin umabot ng 30 kasi sarado yung kailangan namin umabot sa Blue Lag ng 30. So, magko-close kasi sila. Uwi na rin kasi si Gilson. Kailangan namin umabot by 30 doon. 120 kilometers away pa kami. So, baka hindi umabot. Para sure, ititrain na lang namin. Pero okay lang kasi puro patag na yun eh. Tsaka puro city. So, sobrang hassle niya i-bike. So, dito na nagtatapos yung cycling adventure namin. Pero marami pang mangyayari sa Tokyo. Hindi pa natin alam. Siyempre, ako na talaga nag-host. Kuha na kayo Budol Body Shirt, pare. 700 pesos lang. Tama ka rin yung 700 mo. Budol Body Shirt, sir. Solid! Kuha na kayo Budol Body Shirt, pare. 700 pesos lang. Tama ka rin yung 700 mo. Budol Body Shirt, sir. Solid! At para sa last supper namin bilang mga gaijin bike tourers, wala kaming ibang kakainan kundi sa konbini na naman. Namiss din namin itong Gaijin Cycling Nation style ng pagkain. Yun yung kakain ka na nakasalampak sa simento, kitang-kita yung usok sa pagkain dahil malamig yung paligid mo. Ganito kami dito, pinapatong yung pagkain sa simento. Hindi na namin magagawa sa Manila to, kasi usok ng pollution na lang yung meron dun. At katabi na namin yung mga ipis, daga, at mga dura pag kumain kami ng nakaupo sa kalsada. Ninyo sila galji. Okay, ngayon bubuksan na natin itong chinko bag na nabili natin sa Montbel.
po. Tignan natin kung kakasya nga ba yung mga bikes namin dito. Ito, meron siyang manual. At yung bag, hindi natatanggal yung bag. Parang hindi mawala. Ito yung mga tali, mga straps. Pwede may strap yung bike mo. Yung mga gulong, ganyan. Para nakadikit siya sa frame. Meron siyang libreng tatlo. Tapos may buta siya dito. Parang sinasarap yun. Ano ba sabi sa picture? Ano ba ito? Panglay siya dito. Ha? Wheel set? Kaya siya ba dito? Yun lang, bye-bye. Ito kami ang GCN, Gaijin Cycling Nation. At kukuha na ng mga aming Niigata photos dito sa napakagandang highway ng Shimoyoshida. Let's go, bitches! Wala pa isa kong medyas. Para may context kayo kung ano yung Niigata, Instagram account siya na nagpo-post ng mga classic bike aesthetics. Puro hipster photos ng mga siklista dito sa Japan. Mga scans nga ata siya ng old magazines. At eto na yung naging standards ng mga kakilala kong gustong magbuo ng bisikleta sa Manila. So ang goal namin ngayong umaga ay magkaroon ng magazine cover-like na photo kagaya ng nakikita namin sa Niigata0252 Instagram account. Nandito mo nakikita yun? Nandito. Silipin nyo dito sa bintana para may... Hindi ko makita dyan eh. Binuksan niya. Ayun o, ang ganda o. Kaya tamahan siya ng ilaw. Tara. Ayun o. Para sa mga nagtatanong, ang temperature ngayon ay 5 degrees Celsius. Mas malamig ba yun sa ilong ng pusa? So kasi namin na ano, makita na orange yung tip niya dahil yun yung unang-unang masisinaga ng araw dahil sa sobrang taas niya. Itikimas house you. Ito na, pumapadyak na kami. Sisimulan na namin ang aming photo session. Habang tulog pa ang lahat ng mga tao, gising na kami. At good morning sa lahat ng Hapon. Ito yung famous view na nakikita sa mga posters or postcards. Merong isang mahabang kalsada, straight lang siya. And then yung background mo is yung Mount Fuji. Hi, gumenasai. Deliks daw. Dito namin naisip magpicture sa kalsada na to. Kasama ng ilang mga local at tourist photographers. Nagoya kara. Tokyo mo de detention. Oh, sugoi ne. Yeah. Sugoi ne, 4 人で? Hi. 4 人で? Hi. Sugoi jan. Tokyo made iku no? Kore kara Tokyo iku no? Hi. Oh, sugoi na. Detention de. Sugoi jan. Kurizu, ba't ka nakahiga? Gising na. Sinubukan ko humanap ng ibang lugar. Baka may mas maganda pang view bukod dun sa nakita nila. Punta tayo dun sa may intersection. Para walang harang yung view ng Mount Fuji. Magpapa-hipster tayo. Hirap humanap ng spot. Nakitang-kita siya. Ang oras ay 6:15 na. Base dun sa orasan na nadaanan ko. Hirap mag-picture dito. Kasi kalsada siya. Tsaka nakakahiya din sa mga... nagtatrabaho lang. At nagsisimula yung mga araw nila. Inaabala sila ng mga turista. Hindi ko alam kung naintindihan nila eh. Harang na itong l**gan ko. Yung coach niya na mga... Pinakunan niya yung coach niya. Madami na yung car, ilang na. At eto na, ang pinakamatinding pruweba ng aming Japan bike tour. Dali, may truck, may truck. Okay, sabi mo lang ako. Go, 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 go.
isang litrato naming apat. Kuha ni Gilson na nasa Mount Fuji gamit ang camera niyang Fuji. Konting layout lang at eto na ang pinaka-aasam nilang ni Igata photo. Ano, tara. Good, ha? Oo. Mataas din yun eh. At para naman meron kaming mas magandang view ng Mount Fuji, aakyat kami sa Arakura Sengen Park kung nasaan yung Chureto Pagoda. Ang next itinerary namin ay aakyat kami ng Chureto Pagoda. Asan na yan? Kita yung kanina dito. Maganda kasi yung kulay ng mga dahon dun sa taas. Kulay pula dahil sa autumn, tapos blue yung langit at Mount Fuji, dalawang contrasting colors sa color wheel. Pa-record nga ako na may usok yung bibig ko. Ay. Hindi kita eh. Dapat mouth to mouth. Ayun, meron. Naamoy ko yun ah. Bibili muna kaming breakfast sa Lawson. Okay, paso kayo. Nalimutan namin na wala nga pala kaming free breakfast doon sa hostel namin. Kasi kami lang din mismo yung mga tao doon sa buong building. Kaya kumain na naman kami ng breakfast sa kombini bago umakyat ng mataas papuntang Chureto Pagoda. Good morning, Gaijins! Spaghetti for breakfast. Dito tayo kami ang gabi. Nag-hike na kami papunta ng Chureto Pagoda sa Arakurayama Park. Yung ganda ng araw sa likod mo. Minasan. Hindi ko na alas. Hindi, para niyan added heat. Guys, mga ilang minutes na kami naglalakad. Ngayon ko lang nag-realize na naka-helmet pa rin ako. Bike is life. Ha? Ohayou gozaimasu. One, two. Itong inaakyat namin na hagdan ay mahigit kumulang 400 steps hanggang sa tuktok. Ohayou gozaimasu. Wow! Uy, ang ganda ng view! Layo pa ng akyatin namin. Pagod na ako. Tignan nyo. Kahit wala na kaming dalang mga bisikleta, hindi pa rin kami pinalusot ng mga matatarik na ahon. Ang galing yung railings nila dito. Pwede mo siya ikabit kahit paano yung posisyon. Modular siya. Pwede may bend, depende sa tarik. Sobrang lamig, guys. At finally, narating na din namin ang tuktok kung nasaan yung pagoda. Ganda ng view. Lagag! Hindi pa ako nagtutugtog, guys. Itong 5-story na pagoda na to ay ginawa daw noong 1963 bilang Peace Memorial Shrine. Mula sa view na to, kita mo ng malinaw yung Mount Fuji at yung lungsod ng Fuji Yoshida. Dito nakuha yung mga famous postcard photos ng Japan kasi maganda siya hindi lang sa fall season pero pati na rin sa spring. O diba, sabi ko sa inyo may kita natin yan sa umaga. Kung nagpustahan tayo, panalo na ako. Pero ang ganda, ang linis nga niya ngayon. Diba? Walang kaya sa isang cloud. Tiga mo si Chris, nagiging turista. Pa-picture ako. May pinagsisisino kagabi. Nung nandun tayo sa Montbel, merong mga Pinoy. Oh? Naririnig ko nagtatagalog sila. Saan dun? Dun, nagsha-shopping sa loob. Oh. Parang mag-asawa ata or di ko alam. May edad na eh. Tapos naisip ko, hindi ko sila kinakausap kasi nahihiya ako. Pero nung lumabas na sila, may kotse sila. Tapos naisip ko, paano ang taga dito rin sila? Kung kinausap ko sila, baka nagka-small talk pa. Tapos nagkaroon tayo ng mga contact dito ng mga Pinoy.
alay mo sabihin lang, oh ano, sige, bisita kayo sa amin pag ano, kami bahala sa ganyan. Atid namin kayo sa Tokyo. Atid namin kayo sa ganyan, sa Nagoya, sa Hokkaido, sa Fukushima. Bigyan namin kayo $10 million. Oh, alay mo, meron kaming anak na nagbabike din. Oo. Oh. Sayang talaga. Iba talaga nagagawa. Pangalan niya Pogacar. mga marunong magbukas. Ganyan yung tsura ni Pogacha kung pinoy yung tatay natin. So, ano, okay talaga na nangangausap ng tao. Sana matutunan ko yan sa future. Ito si Marlo. Kuha na kayo Budol Body Shirt, pare. 700 pesos lang. Tama ka rin 700 mo. Budol Body Shirt, sir. Solid! At eto na yung pinakahihintay kong moment, capturing Mount Fuji with a Fuji X camera. Itong trip ng GCN ay sponsored pala ng Fuji. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Fuji, dahil pinahiraman mo kami ng mga camera at lenses. And it's the perfect way to take photos of Mount Fuji. Fuji on Fuji. So si Chris, meron siyang Fuji X-T3. Si Marlo naman, pinahiram ng Fuji X-T5 with 16 to 55. Si Gilson, anong camera mo, Gilson? XH2S. XH2S with 16-55. Equivalent to 2470. Parang 2470 siya sa full frame. Abangan niyo yung mga kuha nila. Lahat ng gamit naming camera dito, maliban dun sa pang video, ay Fuji. Kaya salamat, Fuji. Yung ending pa namin is Mount Fuji. Mount Fuji. So, dito na nagtatapos yung aming cycling adventures. Dahil magtitrain na kami mamaya dahil kailangan namin umabot ng Tokyo. October 30 sa Tokyo. 30 na today, diba? At 30 na ngayon, kaya magtitrain kami mamaya. Buti nakabili kami ng Rinko bag. Kasi sa 31, sarado si Blue Lag. Hindi kami makakahingi ng karton. Kaya kailangan namin i-game shark itong aming cycling adventures. At dyan nagtatapos ang cycling vlog namin from Nagoya to Tokyo. Fuji Yoshida lang pala, Fuji Yoshida. Sorry kung hindi kami umabot ng Tokyo nang nakabike. Pero, marami pa rin nangyari nang nasa Tokyo na kami. Kaya imbis na tapusin na lang to dito, see you again next Monday, 7 p.m. Dahil meron pa rin tayong bagong episodes, tama yung narinig nyo, hindi pa kami tapos. Marami pa rin kaming ikikwento. Na-meet namin yung mga taga Blue Lag, naging kaibigan din namin yung mga taga Swift Industries, nag-Halloween pa nga kami sa Shibuya, at nag-field trip pa kami sa factory ng MKS Pedals sa Saitama. Kaya kung gusto nyo pa rin mapanood yung mga yan, click nyo na yung subscribe button para dumami pa tayo. Click nyo na din yung notification bell para masabihin kayo kung may bago aming uploads. Pakilike and share na din to sa mga kaibigan nyo para madamay tayo sa algorithm ni YouTube. At kung meron kayong questions or suggestions, mag-iwan lang kayo ng comment at sasagutin namin lahat yan. Next episode, sisimulan natin ang palabas na to gamit ang init ng ulo. At itutour namin kayo sa Blue Lag Kamiyuma, isang sikat na bike shop sa Tokyo. Ano ba yung mas malayo, gago? Si Juko line ba o marunong? Balutin mo ako. God damn. Dito na kami sa Tokyo, nagbabike sa Shinjuku. Maraw BGC dito. Shami. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you too. Congrats at hindi tayo nag-away-away. Akala wala. Akala wala. Di pa.